siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang liwanag ng mundo, ang dakilang handog ng Diyos sa atin, sapagkat hatid niya'y kaligtasan. Buksan natin ang ating puso. Patuloy nating ipagdiwang ang Kapaskuhan upang katulad ni Simeon at Ana, masaksihan natin ang katapatan ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, ikaw ang katuparan ng pangako ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao para sa aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, sordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
hinuk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak na kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo na sa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mabuhay tulad nagpagkamuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang naririnig nina ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na nabulid sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Ngunit saay ipahayag na ang puon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan
at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Suma sa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na ihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel." Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang malaraw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin na makasama natin online ng mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig.
na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa atin, sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Huling Biyernes ng taon at tayong lahat nagkakatipon ngayon, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kitang-kita nyo naman, handang-handa na siya sa nobenaryo. Bagong bihis uli. Bagong bihis siya no magpapasko. Bagong bihis para ngayong nobenaryo. At magiging bagong bihis pa rin sa darating na kapistahan. Sapagkat ang lahat ng ating ginagawa ay pagpupugay sa Kanya at gusto natin ipadama sa Kanya ang ating pagmamahal at pasasalamat. Kaya't ang nagmamahal, nagpapasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno ngayong huling Biyernes ng taon, parinig natin ang mas malakas na palakpak. Opo, ganun natin siya kamahal. Ganun siya kalapit sa ating puso. At sabik na sabik pa rin tayo, tapos na ang Pasko. Pero nandyan pa rin ang pananabik, lalo na sa kanyang kapistahan. Kaya't bago ko simulan ang ating pagninilay, gusto ko pa rin bigyang pansin ang panawagan ng ating tema sa nalalapit na kapistahan. Ibig po naming makita si Jesus. Ibig po naming makita si Jesus. At yun ang hiyaw na mga milyong-milyong deboto. Kaya nga kayo naririto ngayon, huling Biyernes sa taon, makita si Jesus. Sapagkat walang makapapantay ang makita si Jesus Nazareno, ang katuparan ng pangako ng Diyos, ang tugatog ng biyaya ng Diyos. Kaya't sa nalalapit traslasyon at prosesyon, ipapakita natin si Jesus at makita nawa natin si Jesus. Kaya mga deboto, ihanda natin ang ating mga sarili. Hindi sa sampahan o dambahan o agawan. Ihanda natin ang ating mga sarili. Ipakita si Jesus at makita si Jesus. Gawin nating banal, ligtas, at maayos. Ibalik natin ng prosesyon sa unang pagkakataon matapos ng tatlong taon, katulad ng ginagawa ng ating mga ninuno nung dinala ang Nazareno sa Quiapo 200 taon na ang nakakaraan. Yun ang tunay na original. Yun ang tunay na pagpapahayag ng debosyon. At kung makikita natin ang mga unang larawan, tanging ang Nazareno ang nasa taas at nakikita. Kinukwento nga ho sa akin ng mga matatanda, nung unang panahon, ang pumapanik, ang binababa ng mga tao. Kasi ayaw nilang masira, ayaw nilang malapastangan. Di ba ho, sayang naman, lagi nating inaayos, pinapaganda, ginagawang malinis ang ating Nazareno sa loob ng simbahan. Dapat paglabas din niya sa simbahan, panatilihin nating ganun din siya. Gusto ba natin magkalasog-lasog ang kanyang damit? Masira halos ang kanyang buhok, ang kanyang potensya? Gusto ba natin halos yung koronang tinik nasa mata na niya at yung kamay niya halos kaunti na lang magputol-putol na? Hindi ho ba ayaw natin nun?
Dahil ang gusto natin higit sa lahat, makita siya at maparangalan siya. Ang tunay na pagpapahayag ng pasasalamat, pagmamahal, ay paggalang at pagpuri sa Kanya. At ito ang nasaksihan natin sa Ebanghelyo ngayon. Nagpanagpo ang mga taong nag-aalay sa Diyos. Para bagang ang templo noon, katulad ng simbahan ng Quiapo ngayon. Iba-iba ang dahilan kaya kayo naririto. Iba-iba ang mga panalangin at hiling natin. Pero lahat tayo ngayon, nagpapanagpo dito sa tahanan ng mahal na pong Jesus sa Sareno. At natitiyak ko, sa darating pang mga araw, magkikita-kita tayo lagi dito. Lalo na pagsimula na ng nobenaryo. Sapagat lahat tayo, ibig nating makita si Jesus. Ibig nating makita ang pagpapala ng Diyos. Nakita natin may apat na taong narito sa templo sa Ebanghelyo na para bagang magkakaiba ang kanilang kadahilanan. Si Maria at si Jose, kaya sila na sa templo, natupad na ang ipinahayag ng anghel. Natupad na ang ipinangako ng Diyos. Isinilang na si Jesus sa Sareno, kaya nag-aalay sila sa templo. At narinig natin sa kabilang banda, dalawang matatandang tao, si Simeon at si Ana. Sila naman, naghihintay pa rin sa katuparan ng pangako ng Diyos. Si Maria at si Jose, natupad na, kaya nasa templo sila. Si Simeon at si Ana, inaantay ang katuparan, kaya nasa templo sila. Nakita niyo yun, mga kapatid? Magkaiba nga siguro ang kanilang kadahilanan, pero dahil nagpanagpo sila sa templo, sa tahanan ng Diyos, sama-sama nilang natagpuan, naranasan si Jesus Nazareno. Kaya ang mahalaga, huwag kakalas, huwag bibitaw, laging magpakita. Kaya nga kayo nandito, gusto nyong patuloy na isabuhay ang aral ng apat na taong ito. Nagpapasalamat, nag-aantay. Siguro nga iba sa inyo ngayon, lubos-lubos ang pasasalamat habang bumabalik tanaw tayo sa nakaraang taon. At ang iba naman sa atin, lubos-lubos ang pag-asa sapagkat naniniwala tayo, hindi tayo bibiguin ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Nagpapasalamat, umaasa, nag-aalay, at patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Si Maria at si Jose, nakita na nila ang katuparan. Hindi sinabi ni Maria, ako na palang ina ng Diyos, ang ina ng tagapagligtas. Pero hindi siya nagsabing, dapat exempted na ako. Dapat, hindi ko na kailangang mag-alay sa templo. Dapat, hindi ko na kailangang magdasal. Ako ang ina ng Diyos. Pero hindi. Nagtuloy siya sa templo kasama ni Jose. Nag-alay siya. Sapagkat alam niya, sa pag-aalay, doon mananatili ang biyaya ng Diyos. Nagpasalamat siya, sapagkat alam niya sa pagpapasalamat, doon lalong mamumunga ang biyaya ng Diyos. Si Simeon at si Ana, hindi nila sinabing, pag tinupad ng Diyos, doon ako magpapakabait. Di ba minsan, ganun ba ang pangako mo sa Diyos? Lord,
ibigay mo lang ito, magpapakabait na ako. Lord, sagutin mo lang ang dasal ko. Tatanggalin ko na ang bisyong ito. Hindi po. Hindi natin binibigyang kondisyon ng Diyos. Katulad ni Simeon at ni Ana, ano man ang mangyari, patuloy akong magpapasalamat. Patuloy akong susunod. Patuloy akong magiging tapat. Sapagat alam ko, ang Diyos ay laging tapat. Mga kapatid, iba-iba ang kadahilanan kaya tayo nagpanagpo dito sa simbahan, dito sa tahanan ni Jesus sa Sareno. Iba't iba ang dahilan, iba't iba ang pakay, pero iisa ang ating nasa puso natin. At ang nasa puso natin ay ang paniniwala, anuman ang mangyari, si Jesus Nazareno ay nananatiling tapat at mabuti. Si Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at awa sa atin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanya. At alam nyo rin po, ang mas mabuting balita, wala ring makapaghihiwalay sa Kanya sa atin. Dahil hindi rin siya titigil na puksain ang kadiliman na bumabalot sa buhay natin. Walang makapipigil sa Kanyang magmahal sa atin. Walang makapipigil sa Kanya na tayo'y gawaran Niya ng kapayapaan. Kaya't paalala ni San Juan, kung tunay tayong namumuhay sa liwanag ng Diyos, sumusunod tayo sa Kanya. Kung tunay tayong namumuhay sa liwanag ng Diyos, walang puwang ang galit, ang pagiging makasarili sa puso ng isang deboto. Kaya't mga kapatid, ngayong huling Biyernes ng taon, ialay natin, katulad ni Jose at Maria, katulad ni Simeon at Ana, ialay natin sa Diyos ang ating pasasalamat. Natanggap mo na o hindi pa, salamat Panginoon. Masaya ka man ngayon agad o hindi pa, salamat Panginoon. Sapagkat narito tayo dahil ibig nating makita si Jesus. At ngayong misang ito, pwede ho bang samahan niyo po ako, maniklod sa mahal na poon, na maging banal, ligtas, at maayos ang nalalapit na Nazareno 2024. Na tayong lahat mga deboto, magkaisa na ipakita si Jesus sa prosesyon, sa traslasyon. Iwasan na natin ang magkagulo, lalo na ang malapastangan, ang imahe ng Poong Nazareno. Ako na po ang nakikiusap. Iwasan na natin ang sumampa at dumamba. Hilahin na lang natin ang lubit. Pasanin natin ang pingga. Isalya natin ang andas. Maglakad tayong sama-sama sa prosesyon. Sapagkat ito ang mga sakripisyo na nagbibigay ng sarili. Hindi tayo ang bida. Walang ibang bida. Kung hindi si Jesus Nazareno. Sapagkat yun ang tunay na pag-aalay. Yun ang tunay na pasasalamat. At yun din ang tunay na pagpapalain ng Diyos. Kaya't sa misang ito, sama-sama po tayong manalangin.
Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami ngayon. Nagpapasalamat, nag-aalay, at nagtatalaga ng aming sarili sa iyo. Katulad ni Joseph Maria, ni Simeon at ni Ana, narito kami, nagkatagpo-tagpo kaming mga deboto sa iyong tahanan, sa iba't ibang kadahilanan. Pero iisa ang laman ng aming puso, ang bigyang galang, pagmamahal, at pagsunod sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, tanggapin niyo po ang laman ng aming mga puso. Tanggapin niyo po ang aming mga panalangin, lalong-lalo na sa mga may sakit, sa mga nababalot ng kadiliman, ng pagsubok, ng mga tukso, ng kasalanan, ng mga taong nais bumangon muli sa kanilang buhay, ng mga taong patuloy na umaasa, sapagkat wala kaming ibang kakapitan, kundi kayo lamang po, sapagkat kayo ang liwanag ng mundo, kayo ang tanging tagapagligtas, kayo ang tangi at tunay na bida, hindi lang sa traslasyon, kundi sa bawat sandali ng aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, ang pagpapakita ni Simeon sa sanggol na Jesus ay katuparan ng isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag-asam at kahilingan sa Ama ang ating tugon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binaling wala natin. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng init ng pagmamahal, pagkalinga ng mga kasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, naway pagkalooban ng walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ngayon ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, balutin mo kami sa kabutihan at pagtsatsaga. Sa pagpapatuloy ng aming buhay, marapatin mong higit kaming lumago at matularan ng iyong anak. Idinadalangin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Lehem sini lang ang may
umawi ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo nasa Belen, nagpabantay si San Jose. Sintahin maalin ang sanggol ni Maria. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na andog sa aming pag-aain sa iyo na ring binigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon yung naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, O sana, sa kaitaasan. O sana, O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, O sana, sa kaitaasan. O sana, O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ni Simeon, ni Ana, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama natin ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung matigas pa rin ang aming puso. Pinipili pa rin namin ang hindi tama, ang galit, ang paghihiganti. Nakakalimot kaming magpasalamat. Nagdududa po kami sa inyong kabutihan kapag kami dumadaan sa pagsubok. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po kami. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang katuparan ng pangako ng Diyos Ama. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sabsaban nung unang Pasko. Sa pag-awit muli ng himig Pasko, hangat makapit.
sa gabi ng Pasko, sa alaala magkasama tayo. Narito na ang Pasko at nangungulilang puso ko. Hanap-hanap pinapangarap, init ng pagsasalong tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Narito na ang Pasko at nangunguli lang puso ko. Hanap-hanap pinapangarap, init ng pagsasalong tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwa sa sabsaban nung unang Pasko. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi at magkita-kita tayo sa mga darating na araw ng nobenaryo at lalo na sa kapistahan. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng ating simbahan, sa mga nagdadala ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Gaya ng sabi ko kanina, sama-sama po tayong magdasal, magtulong-tulong, magkaisa na maging banal, ligtas at maayos ang ating Nazareno 2024, lalo ng ating traslasyon. Sa ating pagpapasalamat ngayong huling Biyernes ng buwan at ating pananalangin na maging banal, ligtas at maayos din ang darating na taon sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglay ang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.